Sa mga fresh graduates na hindi pa nakahanap ng trabaho, bakit hindi subukan ninyo munang magnegosyo? Siguradong hindi balakid ang edad para kumita ng pera kahit mula sa inyong mga kinahihiligan. Gaya na lang ng isang youth sa kabataan niya na pinagkakakitaan ngayon ang kanyang hilig sa art. Tunghayan natin ang kanyang kwento kasama ng ating teen insider na si Agnes sa ating interest team. Gadgets, pagkain, mga pampaganda at marami pang iba. Kahit anong kailangan mo, halos mabibili na ngayon online. At dahil sa mabilis at madaling transaksyon sa internet, dito rin instant na nakakita ng oportunidad na ibida ang kanyang galing, ang batang entrepinoy na si Janine. 13 years old lang nang unang napagperahan ni Janine ang kanyang talento sa pagguhit. Ang kanyang specialty, doodles. Noong una po, nung nag-start ako na 13 years old pa lang ako, hindi ko naisip na pwede siya maging career. Bale, pag-start ko po, medyo out of fun lang, passion. And then, hindi ko akalain na pwede ko pala siya magka-work ako na pwede mag-make living out of it. Pero kung dati sa papel makikita ang drawings na ito, ngayon isinalin niya ang kanyang mga dibuho sa mga t-shirt. Kahit wall paintings, hindi rin niya inatrasan. Nagdidisenyo din siya ng kung ano-ano at ang kanyang mga obra kahit saan-saan na rin nakakarating. May United Kingdom, United States, Australia, Singapore, Ireland at marami pang iba. Ngayon, sa edad na 23, nakapagbukas na si Janine ng kanyang sariling pwesto dito sa Coronadal City, ang Dreametry. Ang espasyong ito, nagsisilbing brainstorming at working area ng kanyang 17 kasamahan sa trabaho. Isa sa teammates ni Janine, si Ariel, na sa dinami-dami ng napagtrabahuan, dito niya nakita at naramdaman ang self-fulfillment. Ay, napakabait po. Tapos, she's a leader, not a boss. Marami kaming mga similarities. Tapos, ang treatment niya sa amin is family. Sobrang dami ko pong natutunan. Totoo nga yung sinasabi nila na if you are working with passion, you never have to work a day in your life. Tapos, dito ko rin naramdaman na pamilya ang turing namin sa isa't isa. Naibibenta ni Janine ang mga t-shirt sa halagang 400 pesos. Bukod sa online selling, may mga pabenta din sila sa mga standee sa restaurants. Bukas din sila sa mga kliyente na may nais ipadesenyo. Bagamat maraming pinagdaan ng hamon sa larangan ng negosyo ang dalagang South Cotabatenya, nananatili siyang focus sa kanyang pangarap sa buhay. Ang may advice ko lang po is follow what you love. Tapos never stop learning lang po talaga. Kasi habang bata pa tayo, dapat ina-evolve natin yung sarili natin sa future self na gusto nating makita. Hindi balakid ang edad para magsimula tayong mag-abot sa ating mga pangarap. Ang mahalaga, araw-araw po tayong bumabangon para tahakin ang bawat hakbang patungo sa ating mga inaasam. Agnes Salada, ABS-CBN News. Pinoy, ikaw ay